Salamat Panginoon sa iyong punla, misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Inang taong-taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong bunda. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handa, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan, sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Santa Maria. At siya'y nanginig na dala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin po kaming makasalanan. Ngayon at kung kaming makapatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Magdadap nawa sa akin ayon sa wikang. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin po kaming makasalanan. Ngayon at kung kaming mamamatay. Ang verbo ay nagkatawang tao. At nagkapangalaysan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin po kaming makasalanan. Ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihanin mo ang aming mga kaluluwa na iyong mga alagrasya. Ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang Anghel. Pakundalan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawakan sa pamagitan ng Espiritu ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan ng una, ngayon at pakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Tumayo na po ang lahat. Come with praise, people of God. Come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord. Sing of your bounteous blessing. Come, you poor of the land, all who dwell with hearts of hunger. Come and taste the love of the Lord, and you will be filled. Come with praise, people of God. Come with your hearts thanksgiving. Sing for joy, house of the Lord. Sing of your bounteous blessing. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Karaniwang minana lamang natin ang ating pananampalataya sa ating mga magulang. Tunay ngang ito'y isang malaking biyaya. Ibinahagi nila ang pananampalatayang batid nilang makabubuti para sa atin. Ngayon paman, hinahamon tayo ng Panginoong Hesus na angkinin at paninindigan ang pananampalatayang ito. Hindi tayo maaaring mapako sa isang hiram na pananampalataya. Kailangang tumugon tayo sa hamon ni Jesus na kilalanin siya at higit sa lahat, harapin ang krus sa ating buhay. Sapagkat sa maraming beses, hindi natin nagagawa ito. Aminin natin ating mga kasalanan upang kayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Tinutuloy ka at ipinagdaraan, sinasamba at dadahin sa dakila mong kawalatian. Panginoon aming Diyos, Harin ng Langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, putong anak ng Diyos, kung meron ang Ama, ikaw na naalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran.
Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Mupo po ang lahat. Inilalarawan sa atin ni Propeta Isaías ang nagdurusang lingkod ng Diyos. Sa kanyang pagtalima sa kalooban ng Diyos, sinasagisag ng lingkod na ito ang ating Panginoong Jesus. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kaniya. Hindi ako tumutol ng bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga angas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoong mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang magpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling kong habang buhay, ang Panginoong may kapal. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ang bayang Israel sa bansang Ehipto'y doon inilabas, nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas. Magmula noon ang lupaing Huday naging dakong banal, at yaong Israel ginawa ng Diyos ng sariling bayan. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ang dagat ng tambo nang ito'y makita ay tumakas na rin. Magkabilang panig ng ilog ng Jordan, noon ay humimpin. Naging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig. Pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ano ang nangyari at ikaw, o dagat, wala nang daluyan? Ikaw naman, Jordan, bakit ang tubig mo'y hindi na dumaloy? Kayong mga bundok, nanginig kayong tupa ang kapara. At ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Ikaw, o daigdig, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos. Dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob. Siyang dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig. At magmula roon, ang tubig na ito ay nagiging batis. Kapiling ko habang buhay, ang Panginoong may kapal. Sinasabi ni Apostol Santiago na laging kaakibat ng dalisay na pananampalataya ang mabuting gawa. Hindi sapat na hangarin lamang ang kabutihan ng kapwa. Higit na mahalagang tignan ang pangangalangan nila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya'y siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa. Mailigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan kanawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan.
May mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Krus ni Kristo, dinangali itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya, kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag niyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil na matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kaniyang mga alagad at sinabi, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mga tanong o mga katanungan ay bahaging bahagi sa ating mga buhay. Either na tanong na ginagawa natin sa iba o tanong na natatanggap natin sa iba. Tayo raw mga Pilipino, very common, very pangkaraniwan ang mga tanong na saan ka pupunta? Kung nagdaraan kami dyan, Father, saan kayo pupunta? Ito ay pwedeng tanungin lamang ng Pilipino sapagkat kung nagtataka ngayong mga bisita ng mga Amerikano,
o mga Europeans na pupunta dito sa Pilipinas, tapos aalis sila, tapos ang mga madre o mga seminarista o mga pare ay magtatanong, Father, saan kayo pupunta? Mga Amerikano, eh ano yan sa'yo? Para sa kanila, parang invasion of privacy, parang personal na question na hindi dapat itatanong. Pero para sa atin yun ay tanda ng concern, di ba? Isa pang tanong na very common sa atin sa Pilipinas, kumain ka na ba? Sa halip na good morning or good afternoon, mas common ang kumain ka na ba? At sa ating buhay ay may mga tanong na hindi lamang pangkaraniwan, kundi tinatanong natin sa mga mahalagang panahon sa ating buhay. Ang isang estudyante, pagpasok sa college siguro at ilang araw na sa isang kurso, ay magtatanong sa sarili, ito ba talaga ang kurso na gusto ko? Dito ba talaga ako gustong magtapos at gustong maging professional? Ang isang binata o dalaga ay magtatanong, ito bang nobyo ko? Ito bang nobya ko? Ito bang pakasalan ko? Ito ba ang tao na kung saan ako ay maging maligaya sa buong buhay ko? So, more important questions. Kung dumarating ang mga pagsubok, mga pagtitiis, meron tayong mas importanteng mga tanong din. Meron bang pagmamahal ang Diyos sa akin? Natatandaan pa ba ako ng Diyos? Bakit ako nagdusa ng ganito? So naging mas existential, ika nga, ang mga tanong ngayon. Pero ang pinakamahalagang tanong na pwedeng itanong sa atin ay itong tanong ni Kristo, sino ako sa iyo? Ito ang pinakamahalagang tanong sa ating buhay. Kung ano ang ating tugon sa tanong na ito, yon ang magiging direksyon ng ating buhay. Noon pa lamang, ang mga Israelita ay sinabihan ni Moises, mahalin ninyo ang Diyos ng buong puso, ng buong diwa, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Ano itong pagmamahal sa Diyos ng apat na pinaka-importanteng bahagi ng ating buhay? Ang isipan, ang puso, ang kaluluwa at ang lakas. Ano ang umibig sa Diyos ng buong puso, ng buong diwa, ng buong isipan, ng buong lakas? Saan natin matutuklasan ito? Of course, ang perfect answer, ang tamang sagot, ang bukod-tanging sagot sa pagmamahal ng Diyos ay si Jesucristo lamang ang gumanap. Jesus Christ is the perfect answer to the perfect love of God. Pagmamahal sa Diyos ng buong isipan, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, si Kristo lamang ang nakagawa nito. Tayo ay mga alagad ni Kristo. Tayo ay dapat sumunod kay Kristo. Merong mga tao, tawag natin sa kanila mga banal, mga santo, na ang kanilang buhay ay as close as possible to imitating Christ. Sinasabi nga na si San Francisco de Assis, ang taong mas malapit, mas nakaka-imitate sa Panginoon. Of course, ang mahal na birhen ay umibig sa Diyos ng buong kaluluwa, ng buong buhay, ng buong lakas, ng buong isipan. Kaya hindi siya nag-atubili na ibahin ang kanyang plano
ibahin ang direksyon ng kanyang buhay. Nung siya ay sinabihan ng anghel, ikaw ay magiging ina, na kung saan noon ay ayaw, hindi siya nag-iisip ng ganoon. Pero of course, siya ay nagiging ina samantalang nananatiling birhen. Si San Pablo ay isa ring banal na makasabi ng katotohanan, namumuhay ako, no, hindi ako, si Kristo ang namumuhay sa akin. Christ lives in me. Tayo ay, we are trying sa kabila ng ating paghihirap, sa ating mga karupukan, sa ating kahinaan, tayo ay nagtatangka, tayo ay nagsisikap araw-araw na sumunod sa Panginoon. At itong pagsunod ng Panginoon, gaya ng sinabi niya sa Ebanghelyo ngayon na narinig natin, pag tayo ay gustong maging alagad ng Panginoon, walang ibang gawin kundi pasanin ang krus araw-araw at sumunod sa Kanya. Paano tayo makasunod kay Kristo? Hindi na natin siya nakikita. Makasunod tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pakinig, makinig, at paggawa at pagganap sa sinabi ni Santiago sa ikalawang pagbasa na narinig natin ngayon. Patay ang pananampalataya kung salita lamang na hindi sinasabayan ng gawain. Sabi ni Santiago, show me your faith without works and I will show you my faith through my works. Pakita mo sa akin ang pananampalataya mo na walang gawain. At ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking gawain. So, gaya ng sinabi ni San Juan, paano mo masabi na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo minamahal ang iyong kapatid na iyong nakikita? So, ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw ay ipinapakita sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ang pagdarasal ay nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw. Pagdarasal ay nagbibigay sa atin ng lakas upang makita natin si Kristo doon sa ating mga kapitbahay, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Kaninang hapon, earlier this afternoon, na basa ko tungkol doon sa latest doon sa tennis. Noon pong medyo bata pa ko ay mahilig ako sa tennis, nakakalaro pa. Ngayon ay hindi na. At ito ngayon si Djokovic. Narinig niyo ba si Djokovic? Siya ay nasa imbing, sa labi ng tagumpay sapagkat isang victory na lamang, isang tagumpay na lamang, isang win na lamang ay magkaroon siya ng makasaysayang record. Sa isang taon, siya ay magiging calendar winner ng mga Grand Slam na hindi nagagawa mahigit na ng 40 years siguro o mahigit pa, 50 years na. At hindi lamang iyon, pag nanalo siya, ma-overcome niya, malampasan niya ang dalawang tanyag na tanyag, sina Rafael Nadal at saka si Federer na mayroong 20 Grand Slams. So, tie na silang tatlo. Kung manalo pa siya, siya ay magkaroon ng 21. Isang record na napakahirap ng lampasan. Sorry na ito ay binigay ko ngayon. Pero kasi I was struck, no? Nung nabasa ko yung sinabi niya, sabi niya, hindi pa tapos ang trabaho. Kailangan pa ng isang victory. Sabi niya, doon ko ibubuhos ang aking pag-iisip, ang aking puso, ang aking kaluluwa,
ang aking lakas. Nagtaka ako. Isang professional player na gumamit sa apat na mga salitang iyon na nakikita natin sa Biblia, pero iyon ay para sa pag-ibig sa Diyos. Itong taong ito ay para sa pag-ibig ng tenis. Kung meron tayong mga Kristiyano na ang pagmamahal sa Diyos ay gaya ng pagmamahal ni Djokovic sa tenis. Kung meron tayong mga Kristiyano na ang kanilang isipan, ang kanilang kaluluwa, ang kanilang puso, ang kanilang lakas, doon itatangi, ifo-focus sa pagkamit ng record na yon. Ano na kaya? Hindi tayo tinawag upang maging kagaya ni Djokovic sa larangan ng tennis. Pero lahat tayo ay binigyan ng utos ng Panginoon, you must love the Lord your God with your whole heart, with your whole mind, with your whole strength, and with your whole soul. Ito ay inulit ni Kristo nung siya itinanong ng mga Hudyo, ano ba ang pinakamalaki? Ano ba ang pinakamahalaga? Ano ba ang pinakaunang utos? Sabi ng Panginoon, ito. At merong pangalawa. Ang pangalawa ay ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili. So, pinapakita ng Panginoon na ang pagmamahal sa Diyos ay nababatay sa pagmamahal sa kapwa. Napapakita sa pagmamahal sa kapwa. Paano masabi? Pinaalala sa atin ni San Juan. Paano masabi na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo mahal ang iyong kapwa? Diyan sa tondo, diyan sa tulay, diyan sa bilangguan na hindi mo minamahal iyon. Paano masabi na mahal mo ang Diyos? Paano masabi na makabunga ang iyong pagsisimba? Paano masabi na makabunga ang iyong pagdarasal? Paano masabi na ikaw ay naglilingkod sa simbahan kung itong simbahang ito ay hindi lamang ang templo, hindi lamang ang building na ito, kundi ang simbahan ay ang katawan ni Kristo, at ang katawan ni Kristo ay ang dami dyan na nagtitiis. Kaya I was struck by what Djokovic said. Ang kanyang focus sa tennis, ginamit niya yung apat na salita. Puso, isipan, kaluluwa, lakas. Tayo bilang mga alagad ni Kristo ay hindi lamang inanyayahan, kundi inuutusan ng banal na kasulatan. Hindi natin magagawa ito, mga kapatid, kung wala ang grasya ng Panginoon. Ang mga tennis players, pwede nilang gawin yon sapagkat meron silang conditioning coach, meron silang psychiatrist, meron silang sports psychologist, meron silang all kinds of coach para yung apat na bagay na yon ay matutuon sa pagkamit ng makasaysayang gantimpalang iyon. Sa atin, hindi kasya kung gaano karami tayo magsisimba, kung gaano kagaling ang mga sermo na ating naririnig, kung wala ang grasya ng Panginoon. Everything is grace. Without me, you can do nothing, sabi ng Panginoon. Wala tayong magagawa na meritorious in the eyes of God pag wala ang grasya. Kaya magpapakumbaba tayo. Lord, ang liit ng aking pananampalataya. Lord, ang dami kong kahinaan. Tulungan niyo po ako na magmahal sa inyo. Magsitayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating mapagpalang Ama na turuan tayong tumalima sa Kanyang salita upang lubusan nating matanggap at makilala ang Kanyang anak na si Jesus. Taos puso tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga nag-alay ng kanilang buhay para sa Diyos. Patuloy nawa nilang ipahayag si Jesus bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang pangakong maglingkod sa bayan ng totoo at tapat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, mga guro at mga katekista, patuloy nawa nilang mahalin ang kanilang misyon bilang mga gabay sa kabataan at tagapagpatotoo sa Ebanghelyo ni Kristo sa makabagong panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdurusa hatid ng pandemya, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya at makahanap ng pag-asa sa mga taong patuloy na nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makarating nawa sila sa langit kung saan matatagpuan ang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, patuloy ka nawang maghari sa aming puso't diwa upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madama ka namin sa pamamagitan ng isa't isa, lalong-lalo na ng mga kapatid naming nangangailangan. Nang sa gayon, makilalang lubos ng mundo si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Umupo po ang lahat. Ayon sa kanya.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritung bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kalwalatian mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babadik sa bukas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Naina ng Diyos. Kaisa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol. Kaisa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki. At ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ni anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sa tagubilin ng manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa satisa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puso ko'y turo mo.
Tumayo na po, Ala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang, upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong bayan sa lahat ng oras. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay upang maging matapat kami sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan.
sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.